the power of the gospel. The power of the gospel. So we will be in a series study about the power. Okay, next lesson is the power of the cross. And we're about to finish this study. Alright, Romans chapter 1, verse 16 and 17. Romans chapter 1, that is our main text. Alright, verses 16 and 17. Alright, here we go. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Amen. Alright, thank you, study. Few weeks ago, okay, we talked about the gospel. What does it mean? The gospel is very clear and simple. Okay? The word gospel means good news. Okay? Put in mind, the word good news means good tidings. Good tidings. Alright? Okay? It's all about the death, the burial, and of course, gospel will not become gospel without the resurrection of Jesus Christ. But in fact, the book of Corinthians, the Bible says, without the resurrection of Jesus Christ, our faith will be in vain. Our service will be in vain. And of course, anything that we do will be in vain if Jesus Christ did not rise from the dead. Okay, first thing we learn is that the effect it has on others. The effect it has on others. Just a few scan or review in our previous study. Okay, up to salvation. And to salvation. Okay, it has the power. Paul said, for I am not ashamed. For I am not ashamed of the gospel of Christ. So as Christians, we should not be ashamed about the gospel. Amen? Instead, we should be proud, we should be courageous, and we must be bold enough to share the gospel. Because it is the gospel of God. It has the power. That's why Paul said, for it is the power of God unto salvation. So this is the vehicle. Okay? For salvation. This is the only thing that makes a person saved. Unto salvation. Ano dapat gawin niya? To everyone that believeth, and to the Jew first and also to the Greek. It has the effect, the power unto salvation. And to salvation. Salvation will solve the problem of the big acts of homes. Why it has the effect, but first thing in our lesson, it will solve the problem of the breakups of homes. Kung kasi brad, malisen. No? Malisen ang mga breakups, ang mga separation, and of course, no, yung mga marital problems, ang pinaka solution brad is the gospel. Like I said, nagataas yung annulment rate, nagataas yung separation rate, nagataas yung divorce rate. Kahit sa ang bansa, mga kapatid, maliban lang even right now, kahit mga Muslim countries, nag-adapt na rin ng separation. Hindi man siguro annulment yung tawag sa kanila, pero meron pa rin mga ganun. So we see, ang trend ngayon sa ating mga homes, inaatake ng diablo. Amen? That's why na ang gospel lang talaga ang maka-prevent nito. Ang gospel lang ang maka-contain. Maka-contain at masustain ang relationship ng couple or marital relationship. A salvation not only solve the problem of breakups of homes, salvation will solve the problem of gangs, no? Itong tinatawag addiction, drug addiction and many other related things. Okay? Kaya ang dami ng problema sa ating bansa. Like I said before, marami tayong intervention, maraming mga approaches ginagamit just to prevent yung mga problema ng society natin. And yet, makita natin, without spiritual intervention, fail pa rin natin. Wala pinaka-effective na approach, intervention, o gagamitin paglaban itong mga gangs, itong mga drugs, itong immorality, but the gospel. But the gospel. And of course, what else? Atin na-discuss. Salvation will solve the problem of no morals among the communities.
kahit na mga sabihin natin mga known people in the society, itong mga kilala, like for example, mga politician, makita mo ang moral, brad. No? Makita mo ang moral. Kaya nga, isa sa mga criteria sana natin this coming election, hindi lamang yung track record ang titignan natin, yung morality din ng kandidato. Is it ano ba siya? Morally upright ba? Kumusta ang pamilya niya? Hindi ba siya divorce? Okay, hindi ba siya pro-divorce, pro-adamment? Siguro aware tayo si dating speaker Alvarez. He is pro for, ano? He is yes for adamment. In fact, siya ang nag-move ng bill sa countries na i-legalize natin ang adamment or yung ibang term po ng separation. Bakit? Kasi siya mismo brad separated sa wife. Kaya, yan ang dapat dating tingnan. Okay? Na wala maka-maintain na maging morally upright ang tao ba? But the gospel alone. The gospel alone. Amen? Okay? O, meron po mga tao nag-patigas ba sa kanilang puso? But, you know what? Like I said, walang pwede ba? Walang tao, walang puso na matigas pag ang gospel na ang pag-usapan. If the Holy Spirit will work upon his or her heart sa isang tao na yan, mga kapatid, no. Kahit sino pa yan, he cannot resist the working of the Holy Spirit. Oh, Hebrews 13:5, what it is said today, if you will hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation. God will empower you. Okay? Sa gospel na ating gagamitin. He will equip you. Kaya nga may kanta pa, may song tayo. Softly and tenderly. Softly and tenderly, Jesus is calling. Calling for you and for me. See on the portals, he's waiting and watching. Watching for you and for me. Come home. Come home. He who are weary, come home. Earnestly and tenderly, Jesus is calling. Calling a sinner, come home. Okay, that's the message of the song. Na mag-response lang tayo. Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Okay? So nag-katok si Lord na sa puso ng bawat tao. Okay, gospel lang talaga ang ating panlaban. Okay, the abundance. Okay? Last week, we talked about the abundance. Third, the abundance it brings in benefits to all believers. Ano po yung benefit? Ano makontribute ng gospel? Ano mabigay ng gospel sa isang tao ba? O yung recipient, ikaw at ako. Ano ang resulta kapag ka ang tao ay na-saved? Okay, letter A, the first blessing that accompanies salvation is joy. Amen? Na-remember pa natin last week na ano ba ang first blessing kapag ka isang tao, God, ay magkaroon ng salvation, maintindihan niya yung salvation, isabi nito sa ating lesson is joy. So you cannot separate salvation and joy. Amen? Salvation and joy. A real saved person will experience real joy. Genuine joy. Godly joy. John 16:24. Anong sabi na po? John 16:24. Hitherto, have you asked nothing in my name. Ask, and you shall receive that your joy may be full. That your joy may be full. Sabi dito, the abundant joy that follows me wherever I go. The abundant joy that comforts me in times of sorrow. The abundant joy that will never leave me. Joy. There is personal joy. There is spiritual joy. Kapag ka ang tao ay masaved, magkaroon siya ng real joy, personal. Sa kanya, meron siyang joy, brad, na kapag ka namatay siya, may hope na siya. No, hindi na siya tawag nito.
yung uncertain. Yun ang personal joy sa taong saved. Ikadwa, family mo, mag-enjoy din sila. Kasi merong changes sa life ng taong saved. Kaya sabi ng Bible, therefore, if any man be in Christ, he is what? New creature, all things are passed away, before all things become new. Yeah. So may changes. Oh, ang buhay niya, magkaroon ng pagbabago. And of course, spiritually speaking, the Bible says, angels in heaven will be rejoicing over one sinner na magkaroon ng salvation. Amen? Kaya, there is joy. First blessing na ma-receive ng recipient, ikaw at ako after salvation is joy. And then the second thing is, the second blessing, ano yung pangalawa? That ako pa ni salvation is peace. Peace, not only joy ang experience after salvation, but also peace. John 14:27, the Bible says, peace I leave with you. Jesus Christ said to his disciples, peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. This is the word of the Lord. He gives comfort to his disciples. That means, in this world, there is no real peace. Amen? That is not genuine peace. May sabing, usap kami isang man, sabi niya, Pastor, laki talagang blessing yung dito na kami nag-church, nabaptize na kami ni Mrs. Kasi nung una, madalas kami kaaway, usually, may conflict talaga. Pero nanotice mo, ngayon, Pastor, talaga, ano na lang, bihira na lang. At saka kung meron man, talaga, madali lang masol, Pastor, madali lang kami magkaayos. Tapos, agi lang ba? Oo, oh, nung una, talaga, iba talaga. Oh, nakita mo, may peace na. May inner peace. Kasi, nag-work ang Holy Spirit sa heart natin, sa heart ng misis mo, sa heart ng husband, o sa bawat isa. At the Bible says, for the fruit of the Spirit is joy, peace. Ano pa na? Love, long-suffering, gentleness, meekness. Sabi ng John, Galatians chapter 5, verse number 22. Kaya, iba talaga. Kapag ang tao tunay na saved, mayroon talagang peace. That's the result of the gospel. Amen? Like I mentioned, sabi ko, talaga nung di pa saved, magulo ang bahay namin ba? Tatay ko nasa mundo pa, sige away kay palahubog, tapos nanay ko sige yaw-yaw, ganito, ganyan. Talaga napakagulo. No? Ang income, napakamaliit pang income, bawasan pa ng bisyo. Talaga ang resulta, away talaga. Tapos, hingaw ang balay, pag walang away. Oo, oh, pigaw, yan. Oo, oh, nagkapabibo ang ano. Pero ang mga bata, na-traumatize. Kasi, ano mga kapatid, walang. Yung gali, pag ang yawa sa panimatay, o oh, sige, sumbagay. Oh, sige lang, away. Bakit? Kaya wala na. Hindi si Kristo ang nananakan. Hindi si Jesus Christ ang karul. O, oh, si Satan. But praise God, kung binago ni Lord, nakakilala si tatay ko, nasim si tatay ko, wow. Which means, that's the first time naka-experience kami ng real peace. Oh, wala na. Ang maglipad, hindi na nalipad. Oh, wala na. May mga misunderstanding pa, pero makontrol lang, minimal na lang. Kaya wala na, may Holy Spirit. Si Mister, baka, si tatay ko makarinig ng preaching, makarinig ng Sunday school, ma-remind siya, ma-correct ito, si nanay din, ganito din. Also, pariho na sila, aware, ito ko lang, okay. Ang mga anak natin, kapit bahay natin, aware na. Peace. Kaya sabi ni Jesus Christ, itong peace na ibibigay ko sa inyo, sabi niya, hindi ito kayang ibigay ng mundo. Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth. Not as the world giveth. Fake yung peace sa mundo. Hindi yan genuine, mga kapatid. Oh, ang kaibahan natin, kahit ang dami natin, sa surroundings natin, sa paligid natin, magulo, okay? Nagkakagulo na, pero meron tayong serenity. Meron tayong inner peace. Nakakatulog pa rin tayo. Bakit? Meron tayo. Okay? Alam natin, at the back of our mind, that God is still in control. Amen? Kaya sabi ni Lord, let not your heart be troubled. Neither let it be what? Afraid. Ayan yung kanyang ano sa atin? Comfort sa atin.
upward sa atin, mga kapatid. Alright? And then, the third blessing. At dito tayo nag-stop. The third blessing, the first blessing that accompanies salvation is joy. The second blessing that accompanies salvation is peace. And the third blessing is that accompanies salvation is freedom from guilt. Freedom from guilt. Amen? When sin is forgiven, the guilt goes with it. Kapag ganun pinatawad natin kasalanan ba, kasama doon ang guilt. So to have freedom of guilt is to be free indeed. Free indeed. John 8:36. Ano sabi ng John? John chapter 8 verse 36. Itong word na ito is galing dito na Jesus Christ. At ganito sabi niya, if the Son therefore shall make you free. Take note this word. He shall what? He shall be free indeed. He shall be free indeed. So, be freed na tayo ni Jesus Christ. He give us the freedom. Give us the freedom from guilt. Ano pang sabi niya? Romans chapter 8 verse 1. I like this verse. This is one of my favorite verses. And it gives us assurance after our salvation. Romans 8:1. Romans 8:1. Shall you read verse 1 please? Everybody. Romans 8:1. Ginagamit ito minsan sa sulwini as assurance of salvation. Romans 8:1. Ready go. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Take note the word, there is therefore. Paul said, as his opening statement in this chapter, therefore now no condemnation to them, take note the word, which are in Christ Jesus. Who are these? Those are saved people. Those who are born again. Those who are child of God, God promised them, there is no way that they will be condemned. There is therefore now no condemnation. So praise God, we will not be judged. We will not be condemned. Okay? Because Jesus Christ paid our sin on the cross of Calvary. I have been set free by the power of the gospel. The power of the gospel brings abundant benefits. That's our joy. Freedom from guilt. Freedom from guilt. The reason why bakit nagbigtig si Judas? Because of guilt. Amen? Guilt. Nakita niya, mali yung ginawa niya. Mali, na-realize niya, mali yung pinagkaroon niya. Nag-traidor siya sa kanyang pastor. Nag-traidor siya sa kanyang Panginoon. So, nung na-realize niya, binalik niya yung pera doon sa nagsuhol sa kanya, umalis siya at nagbigtig. What is that? Guilt. And don't you know, guilt is very dangerous? The reason why maraming mga tao sa mental hospital, nadidepress sila, because of guilt. Mayroong puso nila na unresolved. May mga bagay na hindi nila ma-reconcile. May bagay na mahirap nilang i-unload. Mahirap nilang sabihin sa kapwa tao. So ang para sa kanila, ang option para sa kanila, magbigtig. Guilt in their minds. Delikado. Na-overwhelm sila. Na hindi nila kailangan, hindi nila pwedeng i-share sa kapwa nila. Kaya, mga kapatid, praise God because of the gospel. What of the benefit that we receive after our salvation? Not only joy and peace, but also freedom from guilt. Yo, I know, I have dark past. Meron din ako mga kasalanan, meron ako mga yesterday, but praise God, He forgives me. And He removes the guilt of my sin. Hello, amen. That's the blessing. Na hindi na tayo i-condemn, hindi na tayo i-ganon-ganon, i-pinpoint ang ating kasalanan. When you ask forgiveness, complete forgiveness sa ating Panginoong Diyos, He will completely forgive our sins. Kaya ano man ang guilt sa puso natin, i-unload mo yan. I-totally surrender mo yan sa Panginoong Diyos. Kasi until na hindi yan ma-surrender, you will suffer. Amen? There is therefore now no condemnation to them which are in
Christ Jesus. This promise has already been given to those who are child of God. As child of God. Apostle Paul is one of the chief sinners. He said, I'm the chief of the sinners. But praise God, sinabi niya dito sa kanyang sulat pag sa Romans na hindi na siya condemned. Okay? That's why we have a blessing from the Lord. Free from guilt of sin. Okay? The reason of so much population in the insanity care units is because of guilt. Guilt will kill its victim. Freedom. Praise God. Sabi ng song, Brad, sabi ng song, Jesus paid it all. All to Him I owe. Amen? Sin will not leave a crimson stain. He was. Amen? He washed it at white as snow. Praise God. Tayo po, sa biyaya ng Panginoong Diyos, hinugasan. Because of the power of the gospel, I am free of guilt today. Amen? Amen. Okay, third and fourth and last, not only the benefit na contribute ng gospel, but also the atonement it provides for the recipient. The atonement. Atonement. When Adam and Eve sinned in the Garden of Eden, they brought about a penalty for sin. That penalty was still the death penalty. God said, the sword of sin death, it shall die. So sila nag-introduce pa ng kasalanan. Adam and Eve, dito sa mundo. At because of that sin, okay, mayroong kapalit, mayroong penalty. At sabi dito, surely die. Death, physical death, and spiritual death. But praise God, Jesus Christ also immediately, there is a way na tayo may maka-escape doon po sa penalty of sin. Genesis chapter 3, look at Genesis chapter 3, God provides salvation for Adam and Eve. He said, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. This is a prophecy that Jesus Christ someday, he crucify siya, mamatay siya, but praise God, because of his death, he shall bruise the head. Kaninong head yan? That is the serpent. That is Satan. Thou shall bruise his heel. Okay? Kagatin siya, pero ang ulo ng snake ay tatapakan. That refers to the death of Jesus Christ. The future death of Jesus Christ is substitutionary death. This bruising of the head of Satan is in the power of the gospel. Jesus Christ died on the cross, was buried in the ground, and he rose on the third day. That is the gospel. And God required that atonement must be made. Noong una, in Old Testament time, para mapatawad yung mga tao, specifically ang Israelite people sa kanilang kasalanan, kailangan mag-offer sila ng lamb, sacrificial lamb ang tawag. Tupa, lalaki, and then ba, dapat walang sakit, dapat hindi kilay, dapat hindi bulag or anything. Dapat perfect siya. Perfect siya, brad. And that is the only moment na magiging acceptable ang kanilang offering. May criteria, brad, ang dapat nilang i-offer. No? Love, sacrificial love. That is an Old Testament time. Every time mag-worship ang mga tao, dapat there is something na dapat nilang dalhin, i-offer kay Lord, dapat may dugo. Because the Bible says, for without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kung walang blood na mag-shed. So requirements to po na dapat may shed na blood. Kahit magdala sila blood ng magandang offering, kung walang shedding, hindi patay, walang dugo, useless ang kanilang offering. Kaya dapat mamatay talaga yung offering. Patayin. Tapos iwas-iwas o i-ano yung dugo doon sa altar. For the very reason, that's the manner, that's the way that they will be cleansed from all their sins. As a nation of Israel, dapat gawin nila na. But praise God, in the New Testament, wala na required tayo. Amen? Amen. Like the Old Testament time, because Jesus Christ became our final sacrificial lamb. Amen. He substitute. Amen. Siya dapat on our behalf, Jesus Christ.
on our behalf. Imagine mo ngayon, modern time, kung magdala tayo ng mga offering. Ano ka, brad? Kakatawa doon? Hirap. No? Required na mag-alaga ng tupa. Bawat isa sa atin dapat may tupa. Ang alawad sa kanila, brad? Oxen? That is baka. Ano pa? Turtle doves? Yun ang isa na pwede mong i-offer. Ano pa? Of course, lamb. Lamb, yung karnero, tupa. O kung oxen pa may required, baka, ikahiram pa yun. Yung baboy ko lang ganyan, bundayin na ang baboy. Ano pa yung baka na yan? Kung hanggang ngayon ba, same pa rin ang ways sa pag-offer para mapatawad tayo, kalaki ka yan. Baka di tayo maka-afford talaga. Tapos na ba yung sins without the remission of sins? Without the shedding of blood? Kaya pasalamat tayo kay Jesus Christ sa gospel. Siya na ba kapatid? Inako niya na. Siya na ang final. That's why no need na tayo. Okay? No need na tayo. John? John. Okay, book of John. John 1:29. John chapter 1. That is the atonement. The atonement. John 1:29. John 1:29, the next day John said, Jesus, coming unto him, so papunta, Jesus Christ, doon kay John, kung nakita siya ni John, ang sabi ni John, and seeth, behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of what? The world. Who is that? He was referring to Jesus Christ. Amen. Behold, the Lamb of God. So John is not the Savior, but the Lord. It was the Lord Jesus Christ, and he referred, "Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world." Jesus Christ is our Lamb, the sacrificial Lamb, the best offering na ibigay ni God sa atin is the Lord Jesus Christ. All right, kaya salamat sa Panginoon Diyos. No need na tayo. Kaya sa atin ngayon, wala tayo ba yung mga offering? Okay? May mga limitation. Pag-dis pag-dugo. Pag-patulungan dugo daw. O, di ba? May mga practice tayo ng mga nasa arasi pa tayo. O, di ba? Motor, pag-disang dugo. Salakyan, butangan dugo. O, ano pa? Baday. O, di ba? House blessing. Butangan dugo. Ano pa na ang mga item o mga bagay? Tapos, hindi po ang mga cross yung iba. Di ba? Ano mga practices noong unang panahon? Sa ating dina, na tayo kailangan magpadugo pa. Eh, may nagawa na dyan. Si Jesus Christ. At walang kwenta yung dugo mo. Walang kwenta yung dugo ng hayop na yan o anong pinatay mo. The only thing ang pinaka-effective is the blood of Jesus Christ. Amen. Kaya sabi niya, I will pass over you. Amen. There is power in the blood of the Lord Jesus Christ. Amen. So atonement, it provides for the recipient. Salamat tayo, i-atone tayo. Oh, atonement, dapat may mamatay, dapat may magsakripisyo, dapat may mag-share the blood. That is atonement because without atonement, we will never be saved. Thank God and God. We will never be saved without atonement. Kaya meron na itong sa Israel. Meron silang talaga kanugrat. Itawag nila. Passover lamb. Passover festival. O feast nila. Itinawag ito sa Jewish people, Yom Kippur. O Passover. Passover celebration nila. And that is, I think, one week nila na celebration. Wala silang trabaho. Talagang puno sila for 1 week. Mga programa sa TV na mag-stop sila. Oh, talagang mag-passover sila, mag-fast lang sila, mag-fasting sila, masalamat sila. Itong Yom Kippur, Passover, festival, ito yung sa Old Testament, di-celebrate nila. Noong ang mga Israelite people, nandun masalat ng Goshen.
na dumating yung engine of death, tapos naglagay sila ng blood on the doorpost para pag pagdaan ng engine of death, it will pass up. Hindi sila mamamatay. So, kisilibrate nila yan. That is atonement. Atonement. Okay? The state of sin is gone if you have been saved. Amen? The prison of guilt can be lifted if you will be saved. The peace and joy that can, comes only from knowing the forgiving power of Jesus Christ can be yours today. Yes, salamat po for the power of the gospel. Amen? The power of the gospel. I thank God. I am so glad. Magpatid, isa ako sa mga recipient ng gospel. Thank God, may isang bali nag-share ng gospel sa akin. I do not know. Ang gospel, narinig ko lang. Usually man sa mga preachers, mga parino muna. Let's open our Bible in the back book of the gospel. Yun ang pakaintindi ko. Ang mindset ko, gospel of Luke, gospel of John, yun na. Pero salamat nung nasave ako, ang real gospel para is about the death, the burial, and the resurrection of Jesus. Amen. Yun ang pinaka-meaning. Yun ba ang pinaka-meaning ng central theme ng Bible? It's about the death, it's about the resurrection or burial and the resurrection of Jesus Christ. Hindi makomplete ang Bible kung walang gospel. Right. Hindi ito matawag ng gospel without Bible, without the gospel. In the book of Old Testament, nandun na po yung gospel. In New Testament, meron po rin gospel. Yung sacrificial lamb nila, nag-refer sila na someday, they are looking forward na may Messiah. There is a coming Savior. Malayo pa yun, ha? Time ni Isaiah, di-prophesy na. Time ni Jeremiah, di-prophesy na. That there will be somebody na ipapadala ang our Savior. Meron na. And all this New Testament na fulfilled po yan, mga kapatid. That's why we are so glad that we are one recipient of the gospel. I hope and pray, tumagtanong sa iyo, anong gospel, anong ibig sabihin? It's very simple. Ay, isagot mo. The gospel is all about the death or the death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Okay, we still have a few minutes. Okay, mga kapatid. Alright, so, second lesson, we're talking about tonight, mag-open tayo, mag-start tayo sa ating lesson number 2, the power of the cross. Amen. Okay? We have done, we are done about the power of the gospel. Now tonight, we will study the power of the cross. So, take note, ang ating series study about, every Wednesday, we will be having a series study about the power. So, may mga several power na ating i-discuss Wednesday after Wednesday. So, tonight, 1 Corinthians chapter 1. Please open our Bible, please, in the book of Corinthians. 1 Corinthians chapter number 1. The power of the gospel, chapter 1 din yung that, in the book of Romans. Ngayon, chapter 1 din, book of Corinthians. 1 Corinthians chapter 1, please. Alright. Verse number 17 and 18. Verses 17 and 18. Alright. 17 and 18. Let's read, please. Here we go. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. Not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. You see? So Paul said, ibigyan niya ng contrast. Contrast means comparison. Para sa mga unsaved daw, ano daw ang preaching? Foolishness, kamangmangan. Walang kwenta. But Paul said, but unto us, which are saved. Very specific. Si Paul, but unto us, which are saved. Amen? It is what? The power of God. So may power ang cross. There is power of the cross. For the most part, too many Bible believing. The Bible
Bible preaching and the fundamental pastors across the land, sabi dito, fail to preach the power of the cross. So, hindi na masyado ina-preach dito. So, ngayong gabi, we're going to study the power of the cross. The power of the cross. Paul said, the preaching of the cross is the power of God. The gospel of Christ is the power of God. So, powerful message, okay, of the preaching of the cross. Alright, first of all, few things na ating pong i-consider this evening about the power of the cross today. Number one, ating makita, ang mga tao, number one, tinawag nila the absurdity it bears. The absurdity it bears. The word absurd meaning ridiculous or unreasonable. Some people, ang ibang synonyms niya, silly or lacking of value. Absurd, yun ang ginamit na cross, meaning lacking of value. Para sa kanila, ang power of the cross, or preaching of the cross, unreasonable. Not important. It has no value para sa kanila. The reason the cross is disliked and despised is because of its absurdity. Society does not want to accept the importance of the cross. The city's loving crowd says the whole theory of the cross is absurd. Wala kwenta. Para sa theory sa mundo na loading, di importante. But sabi dito mga kapatid, sabi sa ating binasa, napaka-importante po yung power of the cross. Power of the cross. Why? Letter A, man says it's absurd because it takes away man's input to the plan redemption. Para sa kanila, absurd yan. Walang kwenta yan, hindi yan importante. Kasi anong gusto ng tao? Ang input ng tao, gusto siya magawa ng sariling paraan ng kanyang kaligtasan. Kaya dinadispise niya ang power of the cross. Ginadeglect niya, ginareject niya ang power of the cross kasi ang mindset ng tao, maligtas tayo even without the cross. Without the preaching of the cross, we can be saved. Yun ang mindset sa tao. Gusto niya magawa. Ang tao kasi, gusto niya, na-notice niyo, sabi ni, sabi ng Philippian Jr., daw si Apostle Paul, nagkaroon ng tawag doon, earthquake ba? Itong Puran Silas, nakalabas sila, nagkaroon ng lindol, tapos gusto na sana magpakamatay yung jailer, kaya akala niya, nag-escape na yung mga bilanggo. Diyan ba tayo? Amen. Gusto niya, sabi niya, he drew it his sword, kuha siya ng espada, at gusto niya na mag-suicide. Okay, sabi niya, ito patayin niya ng Diyapon, ay nag-escape ko yung bilanggo. Pero sabi ni Paul, no, huwag mong saktan yung sarili mo. At sabi niya doon sa Acts chapter 30, verse 16, sabi niya, sirs, what must I do to be saved? Yung tanong ng order, what must I do? Ang tao, ang nature sa tao, gustong gumawa. What must I do to be saved? Ang mindset niya, may gawin siya. Akala niya, mayroong way na maligtas siya sa sarili niyang paraan. Kaya sabi niya, sir, anong dapat kong gawin para ako maligtas? Gusto, anong dapat kong gawin? Pero sa Bible, iba, anong dapat gawin ng Diyos? Anong ginawa ni Diyos para ako maligtas? It's not the question of what we are doing or what are we going to do. It's about what the Lord has done for us. Amen. Yun yung question mo. Kaya ang tao kasi, gusto talaga akala, masyado, actually ang tao masyado mayabang. Kasi ang mindset niya, anong dapat kong gawin para maligtas ko? Anong himuon mo para maluwas ko? Ano ang himuon ko? Kung doon. Kaya, bakit dina-reject ang preaching of the cross? Because ang mindset ng tao, gusto niya, meron siyang input. Meron siyang makontribute para sa kanyang kaligtasan. But it's not about sa ating sarili. Amen? Without the conviction of the Holy Spirit to lead men, man wants to provide his own redemption. Sabi dito, without the conviction of the Holy Spirit. So, ang Holy Spirit, mga kapatid, malaki ang papel sa salvation. Amen? Kaya sabi nga doon, kung walang conviction, walang convicting power of the Holy Spirit, kahit gaano pa kadaling magkagaling mag
pag-share ng gospel. Kahit memorize mo pa yung Roman doon, kahit ang dami mo pa verses na, kahit almost na lang pati memorize mo yung New Testament Bible, without the work of the Holy Spirit, it's useless, it's worthless. Because we are just, ano na, we are just mouthpiece. But the convicting, the Holy Spirit's work is mag-convict yung bang itatya ang heart ng tao na nagsira mo ng gospel. Pero sa akin, minsan ma-prostrate ka lang. Wala ba nagtanggap? Nag-preach kami, grabe may yung preaching. Marapa ka-clear may yung presentation ng gospel. Ibalik-balik ko pa, nakuhaw na lang ko. Agad malang na lang akong tutunan. Anong may man to na itindihan? Anong may man to siya nagbaton? Kasi minsan, ka-expect tayo na tayo ang mag-save. Ano natin na tayo ang may power na ipos ang tao? Hindi. Kaya minsan, mag-prostrate tayo, ma-disappoint na. Luyan tao daw. Ano ba, pastor? To, ano, sayang, pastor? Daw, ay pulos ang paglakat. Minsan, ganun ang ating feeling. Kasi ini-expect natin, inaano natin ba na tayo ang gumagawa? No, it's not. Amen? Ano ba? Tandaan natin mga teacher, kahit mga teacher ng bata, no, things man yan, sa ating tandaan natin, hindi natin yan work. Huwag natin i-bypass ang Holy Spirit, ang work ng Holy Spirit. Huwag natin kagawin ang trabaho ng Holy Spirit. Amen? Amen? Amen. Trabaho yan. Ang part lang natin mag-share. Let it be. Let it to the Lord. Magtanggap siya o hindi. Basta, mga kapatid, sabi ni Lord, hindi na sayang yung effort mo. Hindi yun ba siya na successful ka, unsuccessful ka, kaya hindi siya tumanggap. No. The moment you share ka ng gospel, di na yun nakalimutan nito lang effort mo. Amen. Meron ka ng reward doon, regardless tumanggap siya o hindi. Amen. Eh, remember ba sa mga funeral natin? Grabe na no, balik-balik ka. Grabe, pastor, dami-dami kung special ng pero tapos pag-invitation, may maging isa lang ba yan? Nataka, sayang, kabukit, dugan-dugan ta. Dulong ba, makabihan ta, mag-unanan ta. Tapos, may kumayara ka, batulog siya pagkasuhin na lang idungo ko, yung natin. May tahang-tahang ko talag. Maagyan ko na muna ang iyong mindset, ay ginaisip ko ikaw ang kawal, magluya ka din. Makapuy ka, makapuya ka. Pero kung imo, ibutasin mo na muna, Lord, trabaho mo ko rin. Kaya ako trabaho, imo na, ikaw na bahala na. Mga kapatid, mag-motivate na sa inyo. It's the work of the Holy Spirit. Without the conviction of the Holy Spirit to lead men, sabi nito, man wants to provide his own redemption. Siya di manikamot. Manikamot siya. The reason that is that the bloody cross is absurd to them without the heart of God and God's mind. In this matter, man cannot accept the cruelty of the cross. It is absurd to mankind. Sabi kasi may mga kritikal ba? Mga tao. Sabi niya, cruel mo masyado yung pagkamatay ni Jesus Christ? Parang barbaric yung pagkamatay ni Jesus Christ? Bakit ginalaw niya ganun? Kung totoong si Jesus Christ ang Savior, bakit ginalaw niya ganong klaseng pagkabatay? Hindi pa mamatay na lang ng normal? Tapos ganon? Bakit kailangan pa bangkaw? Bakit kailangan pa lagyan ng crown of thorns? Bakit kailangan pa i-crucify? Bakit kailangan pa i-torture, pahirapan? Yun ang mga critical thinking ba? Anong klaseng Savior yan? Ginalaw niya na i-cruel siya? Yung mga, ano bang ilonggo sa cruel? Kanang grabe ng pagka marahas ba? Kanang masubra ba? Beyond normal. Diyan ba tayo? Beyond normal ba? Na death. So may mga critical. But who are we to judge mga kapatid? Kung yan yung pattern ni Jesus Christ, kung yan yung gusto ni Jesus Christ na uri ang klaseng kamatayan. Alright? Para ito sa mga tao ito, it's absurd. It's silly. It's ridiculous para sa kanila. But think of God's plan is God's plan. Amen. The plan is God's. The plan is of God. The plan is God's only plan. No other plan will work. God did not
salvation was the plan from the beginning. Yan na yung, ano ba kapatid? Yan na yung set up. Yun na yung set up. The cross, absurd as it may seem, is the only way that God will bring salvation to you and I today. Man says, it is absurd because of the cruelty it bears. Pero mga kapatid, yan ang plano ng Diyos. Meron tayong kanta nga. Lagi na tayo itong binakanta. On that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it on a dark Calvary. So I cherish the old rugged cross, and my trophies I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. That old rugged cross, so despised by the world. Imagine mo, yung kahoy, wala pa niyong di-cleaner. Yung cross ni Jesus Christ, wala pa yung gilihaan. Imagine mo, ganun, brad. Sabi ng kritikan, yung the passion of Christ, sabi, hindi mo yan tungkol, sobra-sobra man yan. Don't you know, masobra pa yung real score? In real history, masobra pa sa the passion of the cross? Ang pagkamatay ni Jesus Christ? Kulang pa yung igawa ni Mel Gibson. At sabi ng Bible God, kung si Jesus Christ, ang kanyang itsura halos diyan to be recognized. Almost hindi na makilala ang kanyang itsura. Dahil sa dami ng tumugad na naligo. Imagine mo, mayroong mga crowns of thorn ihansak sa kanyang ulo. Imagine mo, for example, 4 inches na mga spike, tapos giganon sa kanyang ulo. Ilang spike yung bumaon sa kanyang skull. Ilang dugo, brad. And that is true. Na halos din naman nila ang isura ni Jesus Christ on the cross of Calvary. Amen. Amen. Para sa mga tao na mga critics, mga kapatid, para sa kanila, the death of Christ on the cross is absurd. Second thing, the attitude. The attitude it presents. The attitude. What is the attitude? The attitude change is just another word for repentance. By and large, many Baptist churches have taken the doctrine of repentance out of their teaching because it is controversial. May mga churches na i-omit na nila yung repentance. Pero dapat, ang real salvation, brad, it must be coupled with repentance. Di pwede, brad, ang salvation without repentance. Repentance is a change of heart and a change of mind. And also, it is a recognition of your wrongdoings, of your being a sinner, of your willful act. Sabi ng verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. That's for the unbelievers. But unto us, that is you and me, but unto us which are saved, it is the power of God. It is the power of God. Ano ang product ng repentance? Ano ang resulta ng repentance? Sa ating salvation, repentance required. You have to change. Meaning, ang bilis mo, nung una, ganito God, nung una, ang recognize mo nga God, is false God. Bato, kahoy, ano pa yan? O ano man, gate of anything. Pero nung nakilala mo si Jesus Christ, girecognize mo siya as the true God, hindi ka na bumalik doon. Nag-change ka na. Iba na ang pananaw mo dito. Para sa iyo, itong dati mong Diyos, inferior na. Ito ang superior mo na Diyos. Nag-change na ang pagtingin mo sa Kanya. That is repentance. Dapat ganun tayo. A change of mind and heart. Different or other perspective na. Iba na. So ganun din. Tapos ang resulta ng repentance, ano brad? Ito na yung 2 Corinthians 5:17. Yeah. Output yan. Resulta na ito. Ano ang 5:17? I-mention natin kanina.
Therefore, if any man be in Christ, he is a new, take note, new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Bakit natin naging new creature ka? Kasi nagkaroon ka ng repentance. Nabago ka na. Without repentance, there is new, no new creature. Nakuha niyo? Without repentance, hindi ka man new. There is no newness without repentance. Kasi brad, that is the first and most important elements of salvation is repentance. Tandaan po natin yan. Kaya sa ating mga pursuing, ating no, minsan natin masyado gina-emphasize ang repentance. Dapat i-emphasize natin ito. Na tao dapat may paghinulsol. Paghinulsol sa sala. Pagtalikod sa sala. Pagbiyag sa sala. Dapat maintindihan sa tao brad, ang gospel, ang upod sa gospel brad, ang salvation, is repentance. Dapat may pag-acknowledge kay ikaw makasasala, kag ikaw walang mahimo sa imong sala, kag walang mahimo sa imong kaluwasan, kag mubiyan ikaw sa imong sala. Okay? Kaya sa atong prayer, dapat ginuo, ginahinungsulan ko ang atong sala. Dapat na ginang-statement din na madula sa atong prayer. Prayer sa sinner's prayer. You know, amen? Amen. Sa atong na lang, diba? Kasi ginalaktog-laktog na lang nato, ginatahi-tahi na lang nato. Dapat ginasaligan ko ikaw, tapos ginabaton ko ikaw, sunod sa atong kasing-kasing, bilang akong personal na manlulumas. Kanang word personal, dapat dahil sa emphasize mo. Bakit personal? Kaya ikaw ang Diyos between you and the Lord. Amen. Ang salvation between you and the Lord lang na siya ba? Kaya di pamamuyuta, dapat ato yung personal kung mamandulumas. Meaning, ikaw na. Ako ini, kasi istorya di aso din. Hello, harap ka ta? Amen. Dapat klaro na ang gospel. Dapat ipaintindi yun ato ang mahayon. Dito magdali. Bahala mag-ungay. Important. Pamati mahayo. Pag na-emphasize mo mahayo ang salvation, pag pamangkot mo, brad, ano pamangkot mo? Nag-ano ka pa? Yung ga-share ka pa? Ay, ka-time pa, sir. Time pa, brad. May pamangkot ko. So, kaya pang-entertain. Kadali lang, brad. Patapusa anay ko. Karang pamangkot mo talati, gumalang na, brad. I-reserve na lang. Sabtong ko na pagkatapos ka. Tuguti lang matapos ko sa akong explanation. Ayaw ka pang-entertain o pamangkot during the course. During the course of imo mapag-witness, kaya madulang ka, ma-sidetrack ka, tapos, hindi siya masatisfy sa imong sabat mo, mangkot naman siya lima. Basta, wala ikaw. Ikaw na i-control sa conversation, hindi na ikaw na-control. To that point of yan, wala mo na siya na sumwining. Kaya, rule number one in sumwining, never entertain questions during the course. Ihambala. Hindi ko na, hindi alis mo sabi sabat-sabat. Ba't ba ikaw, ano sa imo? Pumating na, mali po yan, foul po yan. No, hindi ganun na approach natin, hindi ka nakabalik, no? Kahit makulit, alam mo, may mga tao talaga mamukulit. Yung grabe, masarkot yun, masarkot yun siya, istorya. Oh, pero ipaliwanag natin properly lang yung ano ba, polite na pag-rat. Okay, okay yung tanong mo, rat, okay yan. Pero pwede ba, i-reserve mo lang yan. Sasagutin ko yan lahat ba't pagkatapos ng aking explanation. Okay, tandaan mo, i-remind mo ko, kung malipat ko, i-remind mo lang ko. So, yan ang usapan. But you know what? Based on experience, mga kapatid, no? In my personal experience, pag naintindihan, tama, klaro siya ang gospel. O, brad, karoon tapos na ko. Ano ito pamangkot mo? Ah, wala, pastor, nasagot. Narumban mo na kayo na. Nasabat na, pastor, o, kinaklaro na sa akin. Yeah. O, may mga tao mo na. Basta klaro ang atong pag-present sa gospel. Ano ang repentance? Ano ang pagbaton sa Ginoo? Sino atong batunon? Nagubaton ta? Ano kahulugan sa gospel? Ano ang insurance? Pagklaro yan sa kanila, baka kapatid, hindi na magbakis. Miska, pamangkutun mo, ako okay na brad, naintindihan ko na, klaro na ba? May pamangkut ka brad, ako na, klaro na. Okay na, klaro ba? Amen, harap ka? Amen. So, dapat paliwanag mga kapatid, no? Ang bagay na yan sa bawat isa. Okay? So far, dyan lang muna tayo mga kapatid. Okay, intro pa lang tayo dito sa ating The Power of the Cross. The Power of the Cross. The principle of the cross has the power. Amen? Amen.